Ano yung pakiramdam ng 19 anyos ka, nakuha mo na ang lahat ng pangarap mo sa buhay? Isang 18-year-old kid na yumaman dahil sa kangkong. Mahirap. Imaginin mo na 17 years old ka pa lang, meron ka ng 100 empleyado. Grabe, no? First thing na ginawa ko from namumulot ng kangkong, gumawa ako ng packaging, mapo ko sa computer ko, gumawa ako ng sarili kong logo. After nun, niluto ko na siya, tsaka ako nagsimula na mag-photoshoot. Saan mo namanay ang ganyang klaseng mentality? Tingin ko dahil to sa hardship sa naranasan ko noong bata ko. Gawin nating motivation ang kahirapan ng ating buhay. After 6 months of consistently working, cooking 12 hours a day, 7 times a week, nakuha namin ng malaking order, biglang dumagsana ang order nung nakilala sa social media at nag-boom. Doon ko na-earn ang first million ko. Anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi sa'yo na mayabang ka, hambog ka? The most important asset I have is my ability to be self-assured. I'd rather be bashed and save a life than be praised and help no one. Makakasama natin isa sa mga tinuturing kong inspirasyon ng mga kabataan ngayon, Boss Josh Mojica. Welcome, Boss! So nice to be here. Saan ang gagaling ang lahat ng talino inspirasyon mo sa pagninegosyo? Sa kung sino ba ako at kung sino ang gusto kong maging. Dahil naniniwala ako na gusto ng Diyos na makamit mo ang lahat ng pangarap mo dito sa lupa. Kailangan may kaakibat yun na magsumikap ka. Kaya ginagawa ko ang lahat ng ito, lalo na sa pagninegosyo, dahil kapag ginawa natin ang lahat, nag-aral tayo, nagsumikap tayo, nag-ensayo tayo, makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Ano yung pakiramdam ng 19 anyos ka, nakuha mo na ang lahat ng pangarap mo sa buhay? As a young CEO, mahirap. Imaginin mo na 17 years old ka pa lang, meron ka ng 100 empleyado. Grabe, no? You are leading people thrice your age. Mahirap. Ang solusyon ko doon, I keep myself equipped and advanced with knowledge. I work my ass off more than anyone in my company. I put so much effort and make sure na I get the best results. Kasi bata ako eh, and I won't let it show. Saan mo namanay ang ganyang klaseng mentality? Tingin ko dahil to sa hardships sa naranasan ko noong bata ko. Mabubuo lang ang mental model mo sa kung paano ka pinalaki sa bahay, correct, kung ano yung nag-environment mo. Pero sa pamilya ko pa, wala po negosyante. Anong masasabi mo sa mga taong nagsasabi sa'yo na mayabang ka, hambog ka? The most important asset I have is my ability to be self-assured. I'd rather be bashed and save a life than be praised and help no one. Gawin nating motivation ang kahirapan ng ating buhay. Ano ang masasabi mo? Kailangan makabuo ka ng mental model na, oo, naghihirap kami ngayon, but God put me through this to learn something. He wants me to learn here. It's gonna be difficult. Wala akong sinabi magiging madali. Magsumikap ka, tumayo ka, sabihin mo sa sarili mo na kailangan maging matagumpay ako, kailangan maging mahalaga ako, kailangan maging mapagbigay ako, at kailangan magkaroon ako ng takot sa Diyos, at magagawa ko ang lahat ng bagay na yan kapag nagsumikap ako. Ang inspirasyon kasi ng maraming tao, most of the time, nanggagaling externally. Naghahanap sila ng mga motivational speaker, naghahanap sila ng mga mentor, ng mga coaches and all. Makakatulong ba ito sa pag-develop ng mental model? Another inspiration, yung makita mo yung ibang tao na nagtatagumpay. Yun ay kung tama ang mindset mo. May nakikita kang isang tao, matagumpay, at iisipin mo paano niya nagawa para makamit kung nasaan siya ngayon. Doon, talagang makakatulong yun. Kasi isa din yun sa naging susi ko. Let's talk about structure. Paano mo ginawa yung scaling ng business unti-unti? First thing na ginawa ko from namumulot ng kangkong, gumawa ako ng packaging, mapo ko sa computer ko. Kailangan hindi ako maging average. I have to start it very professional, so umpo ko sa computer. Nagsimula akong gumawa ng packaging, gumawa ako ng sarili kong logo. After nun, niluto ko na siya, tsaka ako nagsimula na mag-photoshoot. Tapos, syempre, after photoshoot, i-upload mo pa sa social media. Dapat gandahan mo yung caption para ma-hook yung maraming tao. Yun na yung naging simula. If you want to start a business, kailangan ilagay natin ito sa magandang packaging because that is actually your brand and your marketing. Paano mo naisip kagad yun na kangkong lang to eh? Bakit kailangan ko tong ilagay sa magandang packaging? Lagi ko kasing sinasabi at natutunan ko din to sa isa sa mga naging mentor ko sa internet na do ordinary things extraordinarily well. Kung gusto mong magnegosyo, kailangan magaling na magaling ka pagdating sa marketing. So, lumalaki na yung negosyo. Of course, marketing itself would not sustain the business. Paano mo naman pinalaki to vertically? Kailan ka nag-acquire ng una mong planta? Kailan ka nag-acquire ng una mong mga makina na ganito? Para at least unti-unti, masustinahan mo na yung production ninyo. After 6 months of consistently working, cooking 12 hours a day, 7 times a week, after nun, nakuha namin ng malaking order, biglang dumagsana ang order nung nakilala sa social media at nag-boom. Doon ko na-earn ang first million ko. Kailan to? Around
around January 2022. Kumita ka ng unang million or million na transaksyon? Million na transaksyon. Naging mindset ko na agad doon na 100% ng pera dito, ibabalik ko sa business. Hindi ako pwede magbawas, hindi ako pwede kumarampot. So binalik ko sa business kasi I have to scale it up. Kasi minimake sure ko na ang long-term goal ko ay magsasum up sa kung anong ginagawa ko ngayon. And then, di ba January na, naka-earn ng first million, nagtiis kami sa tent, doon kami nagluluto, 100 employees, day and night shift. 100 employees na kagad na kinuha mo? Hindi ka natakot? No. Bakit hindi ka natatakot? Naging expert muna ako sa trabaho ko bago ko ipasa. Kung marunong ka mag-back, ginawa ko na din yan. Mas magaling ako sa'yo, kaya kitang turuan. So that kahit layasan ka ng tao mo, iwanan ka ng kahit sino, kaya mo ulit-ulitin yung proseso. Of course. Hanggang last resort ng produkto mo, ikaw talaga dapat na may kabisado. From tent, nagpiprito kayo doon, and then what happened? Nag-tent kami for almost 7 months. And then after that, tsaka na ako nagpatayo ng factory. In 7 months, na na-scale up mo yung model mo from tent to planta, ano ngayon yung grind na ginawa mo? Balik tayo sa marketing. Nag-start na ako aralin kung paano ba talaga makikilala ang produkto. From 30 to 40,000 followers kami that time, na-scale ko siya ng 5 buwan lang, naging 140,000. Paano nangyari yan? Sa marketing pa doon. Anong marketing ginagawa nyo? Is it online selling, live selling, what, e-commerce? Lahat. We're trying everything. Wala kang pinipili? Para sa akin, kung maglalagay tayo ng patuka sa lahat, may kakagat dyan for okay. Sure. Paano mo ito nagawa ng sabay-sabay sa mabilis na panahon? I have to use speed as an advantage. Bata yes. Ako, meron pa akong Wolverine-like healing abilities. Hindi ako mabilis mapagod. Pwede ako magpuyat. Kapag nakipagpuyatan ako sa'yo, nakinig ako sa'yo, boss RDR, kaya ako makipagpuyatan hanggang bukas ng madaling araw. How sure are you magiging relevant ang business mo for the next years to come? There will be business entity na makikita, uy, teka lang, dinodominate ni Josh ang kangkong chips. Pipitas tayo. Kukunin natin, gagayahin natin, mas gagalingan natin, mas uusayan natin. Paano ka makikipagbuno sa mas malalaking kumpanya na nakakakita ng potential ng negosyo? People at the top are collaborating. It's collaboration over competition. I'm making sure nakakampi ko sila. How sure are you na magiging kakampi mo sila? I already did. Meron akong mentor na politician, na kaibigan, halimbawa sabihin na natin ng Uishi. And yes, secured na ako. Bakit? Meron ang napag-usapan. Most of the time, pag sinabi ko nakakainin sila ng mas malaking kumpanya, ang nagiging troubleshoot kagad nila doon, ang nagiging response nila doon is mas gagalingan ko, mas husayan ko, hindi ako papayag, gagalingan ko sa marketing and all. Eh, hindi mo kayang ubusin yung budget ng mga yun eh. Of course, billionaire, trillionaire na sila. Maganda yung sinabi mo. Instead of maging kalaban mo sila, you would collaborate with them. At malaking advantage na bata ka. Why? Kumbaga nagiging inspirasyon ka rin nila. Anong masasabi mo na nagiging inspirasyon ka rin ng mga taong mayaman? Mas lalo akong nakikilala yung sarili ko. Nadadagdagan nyo ako lalo kung sino ba talaga ako at grabe yung nagiging tulong nyo para sa growth ko. Kagaya nga nang na-realize ko lately lang na parang nag-grow ako sa sobrang bilis na paraan. Exactly. Mas madami na agad ako natutunan sa loob ng isang linggo lang. Kaya tingin ko ganun yung nagiging help na bata ka kasi halos marami ang gustong turuan ka. Kasi alam ko na marami ang mayayaman dito na marami silang naging sablay nung bata sila. Exactly. Marami silang naging pagsisisi. Marami silang ayaw nang balikan na problema na hindi nila gaanong nalagpasan hanggang ngayon dinadala nila. You're a very wise man. Lahat ng weakness mo, hindi mo ito tinignan na weakness. You converted it into strength. Maraming mga parents ngayon na may anak din na 19 anyos na malamang masakit sa ulo because na-spoil ninyo. Probably naging masyado maginhawa. That's the reason why ang number one priority, jowa, fun, and all. Pero ikaw kasi, because of your weakness, wala ka masyadong tinatangkilik sa buhay, gagawa ako ng resources ko. Hindi ko kailangan ng approval and validation ng mga batang kagaya ko. I will live as a very matured man so that mas makuha ko ng mas mabilis yung pangarap ko para mas ma-enjoy ko ng mas mahaba yung lahat ng matatangkilik ko dahil nagsipag ako sa mas maagang panahon. I want to live on what I make. Kung tamad ako, handa akong mabuhay ng mahirap. Pero kung magsisipag ako, handa akong mabuhay sa kung ano ang deserve ko. Kapag ginagawa mo naman ang lahat ng bagay, tama lang na mag-redeem ka kay Lord. Lord, ginagawa ko naman lahat, nagsisipag ako. I'm doing this not just for myself, but for everybody. Siguro okay lang na makuha ko yung gusto kong pagkain, na makuha ko yung gusto kong suit, na makuha ko yung gusto kong kotse para sa ikasasaya ko at ikagiginhawa ng buhay ko. Ask and you shall receive. Kung ano hiniling mo, yun ay pagkakalob sa'yo. That's the reason why sa murang edad, nakuha mo yung pangarap ng maraming tao hanggang ngayon, hindi nila nakukuha. Alam mo, nakaka-challenge, no? How much are you earning right now? Around 4 million, ganyan. Maraming taong nanonood ngayon, ang kinikita nyo, probably 10, 20, 30, 40. Bakit tayo short lagi kay Josh? Simple lang.
Number one, na prinsipyong ginawa niya, naging negosyante siya. Second na ginawa niya, ginalingan niya sa buhay. Maraming nagnegosyo, hindi ginalingan, kaya ayun, fail pa rin ang fail. Siya, ginalingan niya. And then lastly, na-trauma siya sa kahirapan at ayaw niya nang bumalik doon. So ikaw, tatanungin kita ngayon, sawa ka na bang maging mahirap? O kung nagsawa ka na, posible kang yumaman at umasenso. How sure are you na magiging consistent ka sa mga susunod pa na panahon? Kasi bata ka, pwede kang ma-impluensya ng barkada, pwede mapagod ka, ma-burnout ka, mag-iba ka ng gawi. How sure are you na magiging consistent ka? I'm connected to my creator. Alam ko ang mission ko dito sa lupa. Kailan man hindi ako gagawa ng kasasama ko. And of course, lagi ko nga sinasabi na I don't get high on compliments and I don't feel low from insults. Ilan na ang distributor mo ng Kangkong Chips Original? Around 300 plus distributors nationwide. Ilang tao na ang guminhawa ang buhay dahil sa Kangkong Chips Original? Hindi ko na po mabilang. Hindi ba ito nakaka-pressure dahil sobrang daming buhay ang nakaasa sa isang 19-year-old? Of course, grabe yung pressure. Kailangan gawin mo ang tama. Hindi ka pwede masyadong magkamali dahil may 100 tao na nandito sa kamay mo at kapag nagkamali ka, mawawalan sila ng pagkakakitaan. Kaya nga, yes. Araw-araw, nag-aaral tayo. Araw-araw, we are making ourselves equipped and advanced with knowledge at nagpapaturo tayo sa mga mas magagaling sa atin. Minimake sure ko na hindi ako nakukulangan. Sa ginagawa kong pagpapakapagod, sa murang edad, hindi ko kayo bibiguin. Bibihira akong makakakausap ng isang taong punong-puno ng kaalaman and always makes sense. May puso, merong ganito. Bihira yun eh. You are very spiritually guided. Pangalawa, napakamalapit mo sa mga mahal mo sa buhay. Lagi kang nag-aaral, lagi kang nagdi-discover ng mga bagong bagay, inaayos mo ang sarili mo, spiritual, relational, mental, physical, and financial. Balanse po ang buhay niya. Nagbago yung mga packaging. Yes. Nag-i-innovate ka na naman. New taste. New taste. Ano yung mga bagong flavor dito? A spicy cheese. Okay, spicy cheese. Vinegar. Yun ang favorite ko. Meron din tayong Christmas box para sa mga gustong pang regalo. Magkano yung ganito ngayon? 599. Meron kang 1, 2, 3, 4. Yes. Different flavors. Magkano isang pack ngayon ng ganito? 130. Paano ko magiging distributor ng Kangkong Chips Original? Mauna ka na dyan sa syudad nyo. PM ka lang sa Kangkong Chips Original by Josh Mike on Facebook. Mag-contact ka sa mga numbers na 0917-155-1046. Kung gusto mong maging reseller, ganun din. Mag-PM ka lang sa page namin at ako ang bahala sa inyo. Magkano ang kuha ng reseller? 100. Magkano bentahan? 30. Pwede niyang gawing 50, pwede niyang gawing 160. 130. Ang distributor, magkano po isang pack? 90. Binibenta nila sa reseller ng 100. Dalawang tier ka lang, no? Distributor at saka reseller. Yes, may franchise din. Kung interesado ko maging regional distributor, magkano puhunan? Regional distributor, 1M. May kontrata yan? Yes. Exclusive? Yes, of course. Bumili sa Manila, pumasok sa region nila, kanino mo ibabatong benta? Sa kanila. May area exclusivity tayo. Kahit benta ng main office, kung halimbawa sa region na yon, ako yung franchise, yes, benta ko pa rin yun. Yes, ibabato ko sa lahat. Solved na. Halos wala na halos gagawin. Silang ginagawa. Actually, mayroon nga mga pumapasok na regional franchise na naglabas na lang sila ng pera. Kami na lang din yung naghanap ng kliyente kasi nga mayroon na din naman na readily available na. So, nangyari, nagbigay-bigay na lang sila. Kinuha na lang nila yung data. Oo. O ito yung mga sasupplyan ko, okay. Kailangan ng physical store sa franchise? Kailangan lang na may warehouse ka. Ilang square meter ang warehouse? Kahit isang kwarto, okay lang. Isang kwarto, probably 20 to 30 square meter. Yes. Sa 1 million, gaano karaming stock ang ibibigay mo sa akin? Around 5,000 plus. Discounted rate na yon. Yes. Magkano per pack nun, pagka-regional? 80 plus lang. Yung 1 million divided by 80 pesos. Discounted na. Kasi yung iba, pag nagpapa-franchise sila, may bayad pa dun sa brand name. Wala tayong royalty fee. Ang franchise kasi, babayaran pa kita dapat dahil kinuha ko yung exclusivity for the contract. Wala. Bibili lang talaga product. Bibili ka lang product, kunin mo yung area, yun na yun. Minegosyo ka na para sa buong region mo. May kliyente ka din na manggagaling sa amin. Ang gusto ng tao sa probinsya namin, sa mall sila bibili ng Kangkong Chips Original. Pwede ba ako magtayo ng establishment? Yes. May franchise package din tayo na may kasamang cart. Pwede mo ilagay sa mall in your area. Kapag na-approve namin na pwede ang area na yun, lalagay tayo doon. Ikaw mag-handle sa yung stock, sa yung supplies, pangalan ko. Magkano pinakamaliit na puhunan sa reseller? 2,500. Kita ka na ng 750 pesos kapag naubos mo lahat. 2,500, i-rolling ninyo, 750 pesos ang kita nyo. Yung 5,000 natin? 1,500 ang kita. Distributor? Distributor, meron tayong 25,000. Uh-huh. Meron pa tayong 45,000 for gold. Meron naman tayong 250,000 platinum package. Meron tayong 500,000 for provincial, province of Cebu, province of Cavite. Tapos meron tayong regional 1M. Imaginin mo, tayo ka ng restaurant ha. Huwa ka ng pwesto, bayad, renta, 3 months advance.
advance 3 months yes. deposit. Renovation, so million ang gagastin mo. Pag nag-hire ka ng tao, sakit sa ulo. Nag-operate ka, hindi ka ngayon sigurado kung pupuntahan yung restaurant mo o hindi. Hawak ko itong Kangkong chips. Nabenta ko siya. O kita ko na tubo ko. Ang shelf life nito ilan? 1 year. 1 year pa bago ma-expand. Sa loob ng isang taon, kung hindi mo mabenta, napakatamad mo. Sinong hindi kumakain ng chips? Actually, may ano pa nga kami doon sa amin na kapag hindi mo nabenta, ibalik mo sa amin. Basta't malayo pa sa shelf life. Oo, ibalik mo sa amin, bibenta ko para sa'yo. Napaka-imposible kasi, di ba? Kasi chip siya, no? Uubo siya, nakakain siya. Imposible din hindi mo makain, di ba? Distribution business is a really good and profitable business. Medyo mahirap lang siya i-scale up dahil nakaasa ang marketing. Yun yung trabaho mo? Yes. Sa isang pack ng ganito, magkano puhunan mo? 50%. Ang gusto kong matutunan ng mga viewers natin, gawin yung inspirasyon itong bata na to. Ngayon, para mas mabilis at mas madali, edi mag-resell ka na lang ng Kangkong chips. Kasi, again, punta ka ng skincare, saturated. Punta ka ng slimming products, ang dami na nagbebenta. Sa food naman, problema mo naman, shelf life. Ang bilis mapanis ng mga reseller ng mga siomay. Samantalang ito, chips. Bibigyan ko po kayo ng idea bakit magandang negosyo to, ha. Number one, pag ito binuksan, anong mindset? Ubusin. Makukonsume mo siya na mabilis. Secondly, anong mangyayari? Magkikrave ka. Dahil natikman mo na eh. So yung cravings mo ngayon, kailangan ko bumili ng spicy cheese. Yun na ngayon ang problema natin. Hanggang sa bibili na, nakagawian na. Kaya wala pa akong nakikita na nasa chips business na nalugi. Lalo na kapag may pakialam ka sa quality at retention rate. Ang mahalaga sa akin, bumili ka pa ulit bukas, bumili ka pa next month, mapabili kita ng mapabili hanggang buhay ako. Yun ang goal ko. Wala akong pakialam kung ikaw si customer at bibili ka sa akin ngayon, hindi pa yun ang end goal natin, hindi pa yun ang end of relationship natin. Exactly. Pag bumili ka sa akin ngayon, okay, may responsibilidad pa ako ulit ngayon. Para sa correct. Isang negosyante na ganun niya tingnan ang produkto niya, magsiscale up talaga kasi pinapangalagaan may retention rate eh, from quality service, quality control, from the logistics, from accommodation, from delivery, lahat yan dapat kumpleto para mapabalik mo yung mga customer. Kaya ngayon, nagtuturo kami sa lahat ng distributor, lahat ng reseller, nagkakaroon tayo ng weekly webinars na attendan natin mamaya. Yes. Tuturuan natin sila kung paano mapaperfect yon para ma 10 times nila yung sales nila. Exactly. So, ganun tayo ka-hands-on. I encourage each and every one of you, especially yung mga wala pang negosyo, para sa mga kababayan nating OFW. Lagi kong tinuturo, pumasok kayo sa distribution or trade business. Nabenta nyo, example ha, idea. Namuhunan ako 100 pesos, bilhin mo 30 pesos. Binili niya 30 pesos, nakuha ko yung 30 pesos ko. Hindi na ako malulugi. Sa lahat ng viewers dyan, sa lahat ng gusto itry ang negosyo na Kangkong Chips Original by Josh Moica, huwag kayong mahihiyang mag-inquire at mag-send ng message sa aming page. Sa lahat ng OFWs, lahat ng kabataan na nangangarap, I'm here para mag-instrumento, para masimulan mo ang gusto mong pangarap. Para masimulan mo na ang gusto mong negosyo. Kung isa ka sa mga naniniwala na you deserve more in this life, simulan mo na ang pagninegosyo at kung wala ka pang maisip, nandito ang Kangkong Chips Original at nandito ako para maging gabay mo. Sa lahat naman ng OFWs dyan na nagpapadala ng pera sa Pilipinas, teach them how to fish. Bigyan nyo sila ng negosyo para mas talo silang matuto kung paano ba mag-handle ng pera at magpalago. Kung naghahanap ka naman ng ininegosyo para sa kanila, nandito din ang Kangkong Chips. We have 24/7 marketing assistance. We have 24/7 chat support. Meron kang free business consultation kasama ako palagi. Meron tayong weekly webinars kaya sigurado ako dito ay hindi ka malulugi. Kaya kung gusto mo magnegosyo, mag-message ka lang sa 0917-155-1046 at sa Facebook page natin, Kangkong Chips Original by Josh Moica. Once again, this is Josh Moica of Kangkong Chips Original. Thank you. Sa lahat again ng followers ni Boss RDR, please do follow Kangkong Chips Original main brand sa kanilang Facebook page. Also follow Josh Moica kung gusto pa natin matuto sa pagnenegosyo. So, matuto sa buhay, mag-follow lang po kayo kay Josh Moica. Of course, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At available na rin po ang contents ni Boss RDR sa Spotify. Again, mga boss, maraming salamat sa inyo at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collab. Thank you so much and God bless sa inyo lahat.